Ano ang pinagkaiba ng medical assistance ng DSWD at PCSO? So ano ba ang mas maganda sa dalawa? Well, bibigyan ko kayo ng comparison o paghahalintulad sa dalawang cash assistance o medical assistance na ito at kayo na ang bahalang humusga pag napanood nyo ang video na ito hanggang sa dulo dahil full comparison ang ating gagawin. Okay? Bibigyan ko kayo ng idea na ganito ang ating setup. Pag yellow, yun yung title. And then, pag kulay blue, yun yung sa DSWD. At pag kulay green, ito ay para sa PCSO. Okay, so umpisahan na natin. Unang-una ay ang qualification. Ano ang qualification ng DSWD? So, ang kailangan nila ay cancer or chronic illness such as katulad ng TB, leprosy, heart disease, stroke, kidney failure, o mental disorder, and then kung victim kayo ng natural disaster, or kung disabled. Ngayon, ang sa PCSO naman ay number one, surgery, number two, implant, number three, transplant, number four, cardio, and the next, confinement, kung kayo ay mako-confine sa hospital, and then dialysis, cancer, at mga medicines. Okay, so yun na yung dalawa. At sumunod naman ay ang requirements. Ano naman ang requirements ng DSWD? So ito ay ang clinical abstract o medical certificate. Number two is hospital bill, yung bill na galing sa hospital natin. And then barangay certificate na indigency. And then valid ID ng client at ng naglalakad kung applicable. Para naman sa PCSO, number one is application form na pwede niyong i-download mula sa website. Ilalagay ko sa description ang link para kukopyahin niyo na lang. And then photocopy ng quotation of procedure, and then photocopy din ng hospital bill, and then original or certified copy ng clinical abstract na binigay ng doktor at pirmado ng doktor. At saka valid ID, kamukha rin nung sa DSWD. Okay, next. Paano naman tayo mag-a-apply? Sa DSWD, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong area. So, ang DSWD naman ang magbibigay ng instruction kung paano tayo mag-a-apply sa financial assistance. And then, meron tayong screening o yan yung interview para malaman nila kung kayo ay qualified. And then, assessment para naman sa mga official ng DSWD para mabigyan na kayo ng go signal. And then, lastly, yung payout para ibigay na ang inyong financial assistance. Punta naman tayo sa PCSO. Nasabi natin kanina na magda-download kayo ng application at yung link ay nandun sa description. Ang gagawin nyo lang ay pipila pa nyo yung application and then pwede kayong mag-email or pwede kayong tumawag sa PCSO para sa medical assistance. And then isasubmit lang natin ang form with the supporting documents kasama yung mga papeles na galing sa hospital. And then return to hospital. So, hospital bill with PCSO approval. So, pag-approve na, pupunta na lang tayo sa hospital at ibibigay natin yung ating bill. Okay? So, how much is the medical assistance? Magkano naman ang medical assistance? Okay. Dito makinig kayo mabuti at importante ito. Okay? So, number one, ang DSWD ay binibigay ng 10,000 pesos or less. Depende yan sa klase ng assistance na inilapit nyo sa kanila. Samantala, ang PCSO ay unconditional. Okay, so if you are admitted to pay section, kapag ka sa pay section kayo na government hospital, ang makukuha nyo ay 90% ng total na bill. Okay, tandaan nyo ha, 90%. So, 10% na lang ang matitira. Okay, so sa private charity ward naman, 70% ang inyong makukuha.
At pagka sa private hospital, hindi lalampas ng 60%. At conditional yan kung accredited yung private hospital na pupuntahan ninyo. Okay? So, next is another important comparison. So, how many times naman tayo pwede mag-apply? Okay? So, sa DSWD, every 6 months pwede tayo mag-apply. Basta isasubmit lang natin ang bagong requirements at pupunta tayo sa pinakamalapit na DSWD office. Okay? Only applicants with complete requirements shall be processed. So, kailangan kumpleto ang inyong mga papeles para ma-process ulit kayo. Samantala, sa PCSO naman, ay one time. One at a time. Okay? So, you can only apply for assistance within sa loob lang ng 6 na buwan from the date of discharge or treatment. Okay? So, meron pa silang second condition. Once every 3 months para naman sa dialysis at once every 6 months para sa cancer patient. Okay? So, tandaan niya na. And then next, paano naman natin sila makukontakt? And DSWD ay pwedeng makontakt sa kanilang website o magbigay ka ng feedback sa address na yan. Okay? At sa telephone number na yan at yung nasa ilalim ay yung kanilang email address. Okay? So, pwede kayo tumawag or mag-email sa kanila. Ganon din sa PCSO. Meron din silang email address na naka-address sa PCSO Charity Assistance Department. At yung susunod ay yung kanilang email address. Okay? So, pwede kayo mag-email, pwede kayo tumawag anytime. At meron din silang hotline numbers. Yan yung pwede nyo tawagan anytime plus email address. Okay? And then, sa PCSO, yan din ang kanilang hotline numbers. Okay, comparison na tayo. Kamukha ng pinaliwanag ko kanina, yung yellow, yun yung notification, at etong blue ay DSWD, at yung green ay PCSO. So, ang cash assistance ay less than 10,000 para sa DSWD, makukuha nyo sa loob lang ng 1 araw. Kapag ka more than 10,000, sa loob ng 5 araw. Sa PCSO naman, immediately o pagkakuha nyo ng approval, pwede nyo na kaagad dalhin sa hospital para sa discount. Okay? So next is yung medical assistance naman. Ang DSWD ay maganda kung ito ay gagamitin nyo sa mga minor hanggang mid medical assistance, meaning yung hindi grabe, yung hindi malakihan. Samantala, ang PCSO ay maganda dahil ito ay unconditional, meaning walang kondisyon. Kung magkano man ang maging bill nyo, at least 90% sasagutin ng PCSO. O, di ba maganda? And then, kung nakatulong ang video na to sa inyo, huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe, at i-hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa mga latest videos natin. At i-follow nyo na rin kami sa FB. Huwag nyo kakalimutan. So, maraming salamat sa panonood. At huwag nyo rin kakalimutan mag-comment kung meron pa kayong mga katanungan. At palagi ko sinasabi, ingat po tayo palagi and God bless.